Ano pa ba susunod, boss? Nandun pa po sila eh. Hello po sila. Saan po? Pasok po kayo sa may loob ng tubig. Cash po ba kayo, sir? Check natin, sir. Apo, ano ka cash po? Apo. Kasi po yung iba kasi ano yun? Wala pa akong Gcash, sir. Saan, sir? Pasok po dito. Pero kasi ano eh, mag-load si mama ng habi. Sa dulo po, sir.
Pag nagsagi butas yan, magagalit yan. Ah, mayroon. Dito na lang ko yan. Dito na lang. Kasi... Yes, sir. Walang daan dyan, sir, no? Palabas? Dito na lang po kayo. Dito. Christmas po, ma'am, pasuyo po. Ah? Christmas po, pasuyo. Christmas. Asan din dito lang tuga? Pasyon natin din. Okay na po. Kala kasi nag-chika-chika pa. Bye.
Thank you.
Thank you.
Wala kang plano dun? Sa totoo lang, makakatakot din naman talaga yung deep zero na yun. Kung magamit yung makunochi yung salat at hindi rin siguro kakayanin ni Sendo. Kasi sabay yung offense at defense, dahil ba mapapalaman kung gusto yung atake ng makunochi. Kayo pa man, hindi rin talaga namin pinag-aaral yun. Panuuli mo na lang sa makipag-sparring sa mga mas magbigat sa kanya. Ito ang napakala kung anong gusto mo isulat. Seryoso ko sa'yo. Kailangan mo na ba ka magbigay? Baka makita ko ng ganun kung bakit hindi mo lang nila pinagamitin ang pinsin mo. Sanay sila sa balibot kami na weight shift. Kaya naman kayo halos nakadikit sila sa kalabot, kasama pa rin yung buong katawan sa pwersa ng mga kombinasyon na sitok nila. At doon ko nalaman na hindi basta uuubra yung galing sa pagkikipag-ayos sa mundo ng boxing. Kaya ako lang, kung ano ang ensayo ang binigay ko sa kanya para magkaroon siya ng lower body strength. Kaya ko, kaya na rin niya yung malapit ang labat. Wala ko din tinatako, hindi kami nag-iisip na strategy. Para sa akin, matirang matibay. Kung dead zero lo, ano pa man yung gagawin nila, walang hiling niya kakarapin yun. Ganun makipag-boxing, nagsisendo. Tsaka kung gagawin ko kasi siya na strategy sa laban, paano wala rin? Sandali pa lang, makakalimutan niya agad. Pero ang balita ko, pinalakas naman ang kapag-alos ng pangkanoche sa tulang ng kapunan. Hindi siya matalaki at tumaro niya ng kasparin niya. Ganun ka ganda rin ang kondisyon mo. Kung malaman ni Sendo yun, sigurado matutuwa siya. Nakikislapan yung mga mata niya. Lalo may inip sa kahilig kayo yung lata nila. Mas na magpunyasa rin kami dyan. Alam natin kami ang mananapin. Sa laban namin to. Wait, wait.
Pag-usap mo na lang. Pag natapos yung laban, ako nakakayusaw na eh. Oh, sige! Up next, Balitang Hali on GTV. Exclusive Encuentro Checkpoint sa Cavite, isang bata. Medyo ginapakawin sa nila sa Cavite. Bandang alas 9 ng gabi nang hatakin ang SUV. Ang tren huminto sa loob ng station. Naulit lang po ito pero matagal na. Since nung nangyari yun, nag-ano sila ng barrier. Ako po talaga yung nagpapastop. Hindi po yun ano. Wala sila yung barrier talaga. Actually, twice na po. Dumating ang ilang kawani ng PNR para tingnan ang nangyari. Sinisikap ng GMA News na makakuha ng paliwanag mula sa Philippine National Railways kung bakit walang beep o barrier sa intersection ng lugas na ito. Pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Kurilin Katibayan, GMA News. $16,621 ang nadagdag sa COVID cases kabakong sa kalapo ng DOH.
146,510 naman ang active cases o nagpapagaling pa. At dahil po may banta ng COVID at bawal pa rin ang religious gathering, ilang deboto pa ang nagpunta sa Quiapo Church ng kumpulang Biyernes ng Setyembre. Balitang hatid, Good Jonathan Andal. Nakasilip ang mga nagsisimba sa nag-iisang bukas na pintuan ng Quiapo Church. Online mass lang kasi ang pwede ngayon. Bawal ang religious gathering na added restrictions sa umiiral na MECQ sa Metro Manila, Bataan at Laguna. At dito na sa labas, pwede na po natin yung mga awal. Pwede rin naman po. Isa na nga po kasi ang kaya sa pagdating ng pati. Sige na masyadong rin. Nang dumating ang mga pulis, isinara ng simbahan ang naging isang bukas na pintuan. Pinaalis din ang mga deboto na nasa labas ng simbahan. Jonathan Ambar, GMA News. Sa gitna ng kanilang mga hinaing tungko sa kulang na benepisyo, ilang pang healthcare workers ang balak na rin daw mag-resign sa trabaho. Balita natin ni Mati Pulido. Habang nagpo-protesta para ipaglaban ng kanilang mga benepisyo, napagkwentuhan din daw ng mga health worker ang pag-resign. Maraming sabi ko sa akin. Hindi ba naman ang patient ko niya kaya pagod na kami at ayaw din natin dahil tumataas ang tourist ng Delta variant. So para takot na rin sila ng GP, ayaw nilang mawawaan ng patient. Maraming ang mga isa si Nurse Christy sa mga napapaisip ng mag-afford. Ang pinipigan na lang sa kanya ay mahihintay siya sa kanyang pamilya. Aabot na raw sa 4 years at nag-design sa kanilang ospital. Wala nang ilang pwede kong nakaraang taon. Dahil sa kakulangan, aabot sa 20 pasyente ang inaagadaan sa nurse at umaabot ng 16 na oras ng isang shift. Yung iba nag-design dahil ang mga application nila abroad na nakabot na. Iisipin nila na baka sila ang medical ba retirement. Bukod sa special risk allowance, pinaglalaban ng mga health worker ang allowance sa pagkain, tirahan at transportasyon. 38,400 pesos ito para sa mga ng September hanggang December 2020. Pero December 2020 na raw nagbigay sa mga ospital ang pondo, kaya bago pa naipamahagi ng buo, binangi ng DOH ang pondong nakalahan para sa taong 2020 bilang unutilized funds o pondong ginagamit. Si Christy, na presidente ng Union ng Jose Reyes Memorial Medical Center, ang isa sa mga lumaban para ibigay ang pondo sa mga health worker sa halip na isang umidipo sa DOH. May department order, may pinapitan sa amin yung management namin na ang sinabi nga po na kailangan ibalik daw. Kasi siyempre, yung management naman ng Jose Reyes, nakatakot naman na makakuha audit. Kinukuha pa namin ang pahayag ng DOH at Jose Reyes Memorial Medical Center. Sabi ng BBM, 13 billion pesos ang hinihingi ng pondo ng DOH para sa mga allowances na ito. Pero batay sa instructions ng Office of the President, kailangan daw itong kunin sa available funds ng DOH. Ipinaglalaban din ng mga health worker ang kanilang active hazard duty pay para sa taong 2020. Kasi habang mayroong pandemya pa, dapat itong mga beneficio nito ay tuloy-tuloy pala. Pinag-uusapan pa ng mga health worker ang susunod nilang hakba matapos ang tibos protesta. Dati Pulido, GMA News. Mahigit 14 million na ang fully vaccinated contra COVID sa bansa, pero malayo pa ang bilang para maabot ang herd immunity. Kaya kuskusan din po ang COVID vaccination, lalo na sa mga LGU sa NCR. Malinang hatid ni Ian Cruz. Vaccination site manaas pa pumahapon, pero may mga pumahapon pang magpapakuna sa Panghalang Pasigueño para sa second dose ng Sinovac vaccine. Kaya halos 1,800 doses ang turok pa panahali. Umabot pa sa 5,000 pakuna ang maiturok sa mga sites ng Pasig. Kahit mga ayon sa tweet ni Mayor Nico Soto, may pumarat naman informasyon. Ang inanunsyo niya, isinara ang City Administrator's Office. Pero ang pumarat sa isang fiber group, lockdown ang buong City Hall at pinigilan ko na bakuna. Ayon kay Mayor Vito, mabilis kumalat ang COVID pero mas mabilis kumalat ang chismis. Mabuti diapektado at bakunahan. Siguro isa na rin sa mga news na marami ng mga increasing cases. Kaya gusto na rin ang mga tao na magpapektahan sila sa COVID. Kaya gusto na rin ang kompleto yung vaccine. Silence in James sa Paperos, more high-end
sa 2,500 ang nakaschedule para sa second dose ng Sinovac at AstraZeneca. Ibang dahilan para sa unang dose sa Moderna. Mayroon ng mahigit 52 million bakuna ang dumating na sa Pilipinas. Nasa mahigit 34 million bakuna na. Ang itulok kung saan mahigit 20 million ang nakatanggap na ng first dose at nasa mahigit 14 million ang fully vaccinated. Ian Cruz, GMA News. Sa ibang balita, nagkasunog po sa isang residential building sa Quezon City. Walo ang sugatan. Balitang hatid ni Ma'am Alejo. Mabilis na luminya ang mga truck ng bumbero sa West Cranic, Quezon City na magkaroon ng residential fire sa isang high-rise building kanina hating gabi. Tulog ang sunog dahil nasa ika-anim na palapag ito. Mahirap ang ma-access ng mga bumbero ang apoy na posibleng nagsimula raw sa shoot ng basurahan. Walang asawi sa sunog, pero may naitalang 8 sugatan ng Bureau of Fire Protection at pawang mga nagtanong ng minor burns. Iniimbestigahan pa ng PFP ang sarili ng sunog. Wala pang opisyal na pahayag ang pamunuan ng residential building. Nakakalap na natin dito, medyo meron po siyang fire protection sila na hindi gumana. Yung kanilang standpipe, gumana sandali, tapos nawalan din ng tubig kaagad. Yung sprinkler naman nila gumagana, yung except lang din yung standpipe niya. Yun ang i-advise po natin sa may-ari, sa namamahala na dapat meron silang monthly preventive, kahit yung preventive maintenance. Mga kalagay, GMU. Susunod! Lalaki nagtutulog umuno ng iligal na droga sa Bulacan at mga kalapit probinsya na tuntun ng mga otoridad. Global superstars na GTS pasok sa 2022 Hall of Fame ng Guinness World Records. At Dominique Roque, first time nagkwento sa relasyon nila ni Bea Alonzo. Ang pinagpabalita dito sa Balitang Hali. Limitless experience. Here's how to best enjoy the show. Make sure that you have a minimum of 5 Mbps internet connection. Make sure that your device and browser are updated to the latest versions. Make sure that your smart TV is properly connected and configured to stream the show. If you've got all that, then get ready to breathe, hear, and rise with Julianne Somerset in Limitless, a musical trilogy. Get your tickets now at gmanetwork.com/synergy. Is this an old ancestral house? Is it a farm? Is this like an art workshop or an antique shop even? Beautiful place. This is in Chapel of the Pilipinas. Most of our biblical scene paintings in the city. Wow. Our church. The Sufi duck breast. We don't go out of it. It's not expensive, but it's not expensive. But it's not expensive. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilocal. 860 pesos lang. The use of blood supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Oops. Sorry, Mama. Kumantyahan. Don't worry. Breeze Power Machine Liquid with Ultra Clean Concentrate. Para tanggalagat ang makinding mantya. Breeze Power Machine Liquid. Now in antibacterial. Ang purpose ng cream? Make weekend special. Inesle all-purpose cream mo. Going rich, thick, premium carbonara. Gawa nating lahat. That's creaminess from the heart. Nestle all-purpose cream. Just seconds after washing, ang germs, balis kamay. That's why I recommend Safeguard. With double protection, removes 99.9% of germs and protects for up to 24 hours. Safeguard. Nag-consult kami sa doktor kasi nangihina si Mama. Sabi ni Doc, ensure ka na, will help build her muscles and immunity. Lumakas nga si Mama. Tama si Doc. Yan ang lakas na mapagkakatiwala. Ensure ko. Imbong sa Vibast operation ang isang kulang umano ng droga sa San Jose del Monte, Bulacan. Balita ng TV James Agustin. Nang mapuwang hudyat na nagpanggap na bayo